Ayan, ang amazing na afternoon sa ating lahat ng online learners, teachers, and enthusiasts na nakatutok sa ating Ituloy Online Tutorial Session sa Science 10. Ayan, napakasaya ng pag-uusapan natin ngayong hapon. No, kung mapapansin ninyo, wala si Tutor Ranger, pero siya ay nasa backstage. Ayan, so huwag na muna natin mag-visit Tutor Ranger dahil nandiyan lang siya at maya-maya ay makakasama natin siya, no, sa mga sa ating faster finger first. Ayan. So first to share my screen. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtutok ng ating mga learners. Alam ko napakadami na nagko-comment and nasa session natin. So wait lang natin na ma-share ang ating screen. Ayan. Thank you so much po. Okay. So again, our session in Science 10 is available every Monday from 3 p.m. to 3:40 p.m. sa ating mga social media, no, ng Department of Education sa Facebook, ng DepEd EdTech Unit, DepEd Tayo, at syempre alam ko sa ating ding official page ng DepEd Ituloy. Ganun din sa ating YouTube, DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, official DepEd TV YouTube channel, at DepEd Ituloy. So, kahit saan man kayo, di ba, sa Pilipinas, po pwede na ninyong mapanood ang ating section. Again, ako si Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School ng Schools Division Office ng Malabon City. Kasama natin sa session natin every Monday si Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City ng Manuel Luis Quezon High School. Ayan. Available din syempre ang ating Ituloy on TV sa IBC 13 at DepEd TV tuwing Tuesday, 2:50 p.m. hanggang 2:55 p.m. Ayan. So, at tingin ko parang nasa ano na tayo, week 5 ba or week 6 na ng ating session, no, sa TV. So, I hope nakakapanood rin ang ating mga students na hindi nakakapanood ng ating mga online session. Ayan. Ang dami ko nang nakikita. Mamaya na kayo. So, bibigyan ko kayo ng time. Meron tayong 1 minute. Okay, may 1 minute si Tutor Ichad para batiin kayong lahat. Ang dami kong nakikita na nagme-message sa sa atin. Nag-comment, wait lang, move ulit natin para 1 minute talaga. Ayan. So, hello kay Emmanuel Ulay mula sa Quirino National High School ng Quirino District. Ayan, hindi ko na mabalik. Pasensya na. So, good afternoon from, kanino ba to? Grade 10-7, watching from Santa Lucia High School, si Sheila May Dibar Venus. Ayan. So, maraming salamat, Sheila May, for watching, no. Share niyo naman ang ating session para makita ko at mabati ko kayo, no. Magkaroon kayo ng sharer badge, no. Gamitin niyo ang inyong pangalan, syempre, ang school at ang division kung nasaan kayo, para at least pag nakita ko yung sharer badge niyo, no, ma-shout out ko kayo. Hello din kay Jude Michael Jensaline mula sa Masagitsit Banalo National High School ng SDO Batangas. Ayan, thank you so much. Kay Phoebe May Pasco, hello sa iyo. Jenilyn Espirito, Laika Gumiran, mula sa Quirino National High School. Wala na akong time. Ayan, so para mas mabilis tayo, di ba? Ayan, and hello din sa ating mga kaibigan ng mga teachers. Na teachers and tutors din, no, maayap agad panapun po. Ayan, sabi ni Tutor RJ mula sa SDO Angeles City. So ayan, so maraming salamat. Keep on commenting lang sa ating session. Maya-maya, babalikan ko kayo habang tayo ay nasa ibang bahagi ng ating segment ngayong hapon. No? So, again, share nyo naman ang ating session para makita ko ang inyong sharer badge. May mga nakikita na ako nag-share. No? And present din, syempre, si Tutor Bill. Hello, Tutor Bill. Kula sa SDO Mabalacat City. Ayan. So, wala nang time si Tutor Ichad. Okay. So, again, ang ating session sa Science 10 ngayong hapon, quarter 2 pa rin tayo at week 7, biruin nyo, napakabilis, parang last week lang, week 6 ngayon, week 7 na tayo, di ba? At malapit nang matapos ang second quarter, pero syempre habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ikalawang quarter, no, ng school year na ito, mas lalong nagiging exciting at kapanapanabik ang mga dapat nating abangan sa ating mga Ituloy online sessions. Ngayong linggo, para sa week 7, ay pag-uusapan natin ang simple electric motor and generator part 1. O di ba, ang lakas nating maka movie and series, di ba, may part 1. So, si Tutor Ichad muna ang makakasama ninyo ngayong hapon, katulad ng nabanggit ko kanina, nasa backstage lang ang ating Tutor Rainier. So, kaway-kaway din, comment nyo naman na nami-miss na natin si Tutor Rainier, ayan, sa ating mga comment section. Ayan. So,
Bago tayo mag-start ulit, pasalamatan muna natin ang ating mga writers, editors, reviewers, and illustrators, no? Layout artists at ang management team na gumawa at bumuo ng ating ginagamit na SLM ngayong hapon sa Quarter 2 Module 5 ng Simple Electric Motor and Generator na isang Alternative Delivery Mode Module or ADM SLM Module. So maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng kagawaran ng edukasyon sa pag-provide po ng ganitong klaseng mga SLM materials. Ang ating topic para sa part 1 ng ating Simple Electric Motor and Generator ngayong week 7 ay tatalakayin natin ang generator. So jump na tayo agad sa ating most essential learning competencies. Comment nyo naman, baka nabibilisan kayo sa lesson at discussion ni Tutor Ichan para at least no, mahimay natin ng asapat, no, liglig, siksik at nag-uumapaw ang ating session. Isa lamang ang ating most essential learning competency para sa linggong ito hanggang next week. Ano yon, Tutor Ichan? Babasahin ko na. So we will explain the operation of a simple electric motor and generator na merong code na S10FE-2J-54. So, I hope aligned tayo pare-pareha sa ating ginagamit na most essential learning competencies. Mga reminders natin para sa ating discussion ngayong hapon, una, try to answer the pre-test question. So, I hope na makapag-join kayo sa ating session ng pagsagot ng ating mga pre-test, no? And pangalawa, this module, yung ginagamit nating SLM, contains several lessons on the operation of simple electric motors and generators. Ikatlo, worthwhile and fun-filled activities requiring readily available materials are provided to better enhance your learning comprehension. So I hope yung ginagamit nating module, no, whether kung saan man tayong region or division, no, gamitin pa rin natin siya at nawa ang session natin ngayong hapon ay makatulong sa inyo sa pagsagot ng inyong mga localized SLM. Number 4, para sa ating reminder, after finishing all the lessons, you are now equipped with knowledge which you may use to solve problems related to the topic and ready to answer the questions in the post-test. Number 5, don't hesitate to ask. Lagi nating sinasabi yan pagkasama natin si Tutor Rainier, no? Na kung meron kayong gustong linawin or i-clarify sa atin na isang bagay na bahagi ng lesson, you can always approach us. You can approach also and contact your teacher. And last but not the least, sa ating reminders, take the post-test prepared at the end of the module. I hope handang-handa na kayo. Pero bago ang lahat, pag-usapan natin ang mga prerequisite skills, bagong-bago to, Tutor Ichan, sa ating session ngayong hapon. Science 10 session will provide you a chance to apply your background knowledge on the following topics. Una, simple electric motors and generators. Pangalawa, uses of simple electric motors and generators. At ang huli naman, transformation of energy between electric motor and generator. So, I hope nakaredy na ang inyong mga papel, ang inyong module, no, sa pagsagot ng ating unang bahagi. Okay? Pero, bago ang lahat, syempre, alam ko, inaabangan ninyo ang mga recognition at stake ng ating session ngayong hapon. Sino-sino ba ang ating mga awardees? Isa-isahin na natin. Una, ang ating mahusay Tutor of the Week. Congratulations kay Jude Michael B. Jensalit mula sa Grade 10 Amity ng Masagitsip Banalo National High School, SDO Batangas City, Region 4A, Calabarzon. Shout out din sa kanyang science teacher na si Ma'am Glenda Duenas. Ayan, congratulations, Jude Michael. Alam ko nanonood siya ngayon at isa siya sa mga sharer natin. So batingin ko lang din muna si Mary Joyce Bagona. Hello and thank you, no, kino, congrats niya si Jude Michael. Ayan, sharer kasi natin si Mary Joyce Bagona. Thank you so much. And syempre, si Jude Michael ay makaka-receive din ng ating Certificate of Recognition. In recognition of outstanding participation in great attitude during the Itulay online tutorial session in Science 10, presented this 10th day of January 2022, signed by your tutors, Tutor Rainier and Tutor Ichan. Congratulations once again. I-congrats naman natin si Jude Michael sa ating session. Ayan. So, nakita ko, ayan, sabi niya, salamat po, sir. Thank you so much, Jude Michael. No, kahit na alam natin na sobrang dami ninyong ginagawa, nandito pa rin kayo at nakikinig sa atin at nanonood sa ating online tutorial session. Ang ating Faster Finger First Tutor of the Week, unang entry, di ba? So, congratulations sa ating Faster Finger First, Scientastic Faster Finger First Tutor of the Week na si Andrea Nicole M. Gonzalez ng Grade 10 Section 3,
mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan, Region 3, Central Luzon. At shoutout syempre sa kaibigan natin, kasama rin natin tutor sa Science Junior High School, si Teacher Mark Kevin L. Olimba. Congratulations, Andrea. I hope nanonood ka rin ngayon hapon, no? Sa ating session. Ayan. So si Andrea, katulad ni Jude Michael, ay makaka-receive din ang ating Certificate of Recognition in recognition of Scientastic Achievement in the Faster Finger First during the Itulay Online Tutorial Session in Science 10 presented this 10th day of January 2022, signed again by your tutors, Tutor Daniel, and Tutor Ichan. Congratulations, Andrea, no, and kay Jude Michael sa ating mga student awardees ngayong hapon. Siyempre, meron tayong mahusay Teacher of the Week. Congratulations sa kasamaan nating tutor sa Grade 8 Science, si Tutor Mark Kevin L. Olimba mula sa Santa Lucia National High School, SDO Bulacan ng Region 3, Central Luzon. Ayan, thank you so much, Tutor Marky, sa support na binibigay mo sa atin sa Science 10 at siyempre sa ating mga students mula sa Santa Lucia National High School. Si Tutor Marky ay makaka-receive din ng ating mahusay Teacher of the Week Certificate of Recognition in recognition of exemplary dedication and commitment during the Itulay Online Tutorial Session in Science 10, presented this 10th day of January 2022, signed by tutors, Tutor Rainier, and Tutor Ichad. Thank you so much, Tutor Marky. At ang pangalawa nating awardee, o diba? Parang nung week 5 lang, dalawa rin ang ating awardee na teacher. Ang ating isa sa mahusay Teacher of the Week ay si Teacher Crisel Hope P. Labignon mula sa Raniag High School, Division ng Isabela, Region 2, Cagayan Valley. Thank you so much, ma'am. Crisel Hope, no? Yan ang teacher ni Phoebe May Pasco at saka ni Eunice Bibat. Ayan. So, thank you so much po, ma'am Crisel Hope, sa support po na patuloy niyo pong binibigay sa ating session at sa mga students ng Raniag High School sa SDO Isabela. Si Teacher Crisel Hope Latignon ay makaka-receive din ng ating Certificate of Recognition. Okay, in recognition of exemplary dedication and commitment during the Itulay Online Tutorial Session in Science 10, presented this 10th day of January 2022, signed tutors Rainier and Tutor Richard. So thank you so much po, Ma'am Crisel and Sir Marquis, ating mga awardees ngayong hapon, teachers and students. Thank you so much for always supporting our session. Alam ko, excited na kayong lahat. I-ready na ang mga papel at i-ready na ang mga kailangang preparation para sa ating What I Know. So same pa rin ang ating mechanics and direction, no? Read each question carefully, choose the letter of the correct answer, use a separate sheet of paper for your answers, or i-comment nyo sa ating comment section. Again, ang ating session na to ay bahagi ng Faster Finger First. Ilagay at i-comment ang number ng tanong, number one, at ang letra ng tamang sagot. Si Tutor Rainier ay nasa backstage. Maraming salamat, Tutor Rainier. At kasama natin si Tutor Rainier na magdetermine kung sino ang mauunang makasagot sa ating mga segment ngayon sa Faster Finger First. Ayan, so may mga nakikita akong congratulations and maraming salamat. May mga bagong pangalan akong nakikita. Si Pete, Precious Pete Manganit mula student ng Cupis National High School. Thank you so much. Parang last week ko pa nababasa yung school nila. Shout out sa mga students ng Cupis National High School. Ayan. So, and syempre sa mga taga Quirino National High School, hello din sa inyo. Ayan, may nakikita na akong sumasagot. James Steven, wait lang tayo, no? Relax lang tayo. So, ready na tayo para sa ating question number one. Again, write, type nyo ang number at yung letra ng tamang sagot. Ayan. Sabi ni Sir Mark, wala pa daw. Hello, Sir Marky. Ayan. So, wait lang natin ang ating tanong. Unang tanong, which is not a distinguishing feature of an electric generator? A. It generates electricity. B. It is based on the principle of electromagnetic induction. C. Electric generator converts mechanical energy into electrical energy. Or letter D. Electric generator converts electrical energy into mechanical energy. Ayan. So hintayin natin ang mga sagot ng ating mga learners ngayong hapon para malaman natin, Tutor Ranger, kung sino ba ang may pinakamabilis na nakakuha ng tamang sagot sa ating What I Know. So, hintayin natin. May nakikita na akong sagot mula kay Phoebe May Pasco, letter B, kay Miley Kelly San Pedro, letter B, Kyra Jane Antonio, letter B.
So hintayin natin si Tutor Ranger. Hello, ayan, good afternoon kay Ma'am Donna Jill Carriazo. Hello po Ma'am Donna Jill, thank you for watching and supporting our session. Ang ating tamang sagot para sa question number one ng ating What I Know segment ay letter D. It's electric generator that converts electrical energy into mechanical energy. Ayan, Tutor Ranger, sino po ang may pinakamabilis? Hintayin natin ang comment ng may pinakamabilis sa ating mga students para sa unang bahagi ng ating Faster Finger First What I Know segment. Ayan. So habang hinihintay natin ang sagot mula kay Tutor Ranger, ayan. So, ayan. Pero pinapanood pa rin daw ni Jude kahit wala sa kanilang module. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Na topic. Ayan. So baka medyo na ano, na compress to yung ibang mga lessons natin sa second quarter. Ayan. So tignan natin ang ano, ang ating Tutor Ranger. Ayan. So shout out kay Ma'am Francis May Balahadia. Ayan. So hello po ma'am, watching from Pulong Buhangin National High School, SDO, Bulacan. Hello, Ma'am Francis. Ayan. So, habang wala pa si Tutor Rainier, move on na muna tayo sa ating next part, no? So, parang nakita ako kanina may mga mabibilis naman na sumagot. At hintayin na lang natin yung sasabihin ni Tutor Rainier. So, question number two para sa ating What I Know. Ayan. What do you call a device that converts mechanical movement into electricity? Ayan. So, A, electric field. B, electric motor. C, electric generator. Or letter D, electric plasma. Ayan. So, hindi ko lang alam. Baka nalaktawan ko na yung message ni Tutor Ranger. Pero, inaabangan ko. Ayan. So, may mga sagot na ako nakita pa din na humahabol mula sa ating mga learners para sa segment na yan. Ayan. So, tignan lang na. Hintayin lang natin si Tutor Ranger kasi nandiyan lang naman siya sa ating backstage. Ayan. So, ang may pinakamabilis pala sa ating unang tanong ay si Chris Melin Sulit. Ayan. Chris Melin Sulit, ikaw ang ating faster finger first para sa unang tanong. Okay, Tutor Rainier, ang ating ikalawang tanong ay nasa screen na natin. So, ang tamang sagot, basahin ko lang. Meron po sumasagot, Philip Ray El Mancera C, si Anessa Reyes C, Abby May, letter C din siya. Ayan, so ang dami ko nakikitang sagot. Hello po, shout out kay Sir Ram Hale Gafood. Ayan, mula sa Doña Magdalena Gafood High School. Ayan. Hello po, Sir Ram. Thank you for watching this afternoon. Ang sagot natin sa question number 2, ang tamang sagot sa question number 2 ay letter C, electric generator. Ayan. So, tingin ko may mga ang daming tamang sagot and congratulations. Wait lang natin ang ating faster finger first mula sa ating Tutor Ranger. Question number 3. Who was credited for his discovery of electromagnetic induction? Ayan. So, bago ko basahin ang ating question number 3, si babasahin ko muna ang may pinakamabilis. So sabi ni Tutor Ranger, so tapusin ko muna. Is it letter A, Thomas Edison? B, Benjamin Franklin? C, Nikola Tesla? Or letter D, Michael Faraday? So ang may pinakamabilis muna sa ating question number 2 ay si Rainier Manabat de Vera. Ayan, hello sa iyo, Rainier. Ayan, so thank you so much. So kung kapapasok nyo pa lang po ng ating session, no, share nyo naman po ang ating session sa inyong mga GC, sa inyong mga classmates. Ayan. So may nakikita na akong sagot sa ating question number 3. Si Rainier Manabat de Vera, letter D daw. Anessa Reyes, letter B. Sheila May Venus, letter A. Si Christian Miguel, letter D. Si Abby May Panganiban, letter D. Si Phoebe May Pasco, letter D. Ang tamang sagot para sa question number 3 ay sino ba ang pwede natin i-credit sa discovery ng electromagnetic induction? It's letter D, Michael Faraday. So congratulations sa ating may mga tamang sagot. So balikan natin mamaya ang ating faster finger first para sa question number 3. Punta naman tayo sa ating what's in. Maikli lang din to, jumbled letters, ang directions. Meron tayong mga example, no, ng sources of energy paired with words, having jumbled letters as clue for identifying them. So you will rearrange the letters to form a word or words that will best describe the pictures of the different sources of energy. Use a separate sheet of paper for your answer or ilagay nyo ang inyong sagot, i-comment niyo sa ating comment section para naman mabasa ni Tutor Ichad at ni Tutor Rainier. So ang pinakamabilis natin sa ating question number 3 ay si Rainier Manabat de Vera. Okay, so congratulations Rainier and thank you po Tutor Rainier. Punta naman tayo sa ating jumbled letters. So again, type nyo lang yung number ng ating tanong, which is yung una, number 1, and yung ating sagot, okay, in capital letters para mas madali nating mabasa. Ang unang tanong, item number 1,
So what's in? So ano ba yan? Yung ating source of energy na yan, no? Meron tayong clue dyan, which is B-O-I space L-E-U-F. Ayan. So ano ba yung jumbled letter na yan? So tignan natin ang mga sagot. Ang amazing afternoon, sabi ni Joanna Eunice Bibat watching from Renyang High School. Hello sa'yo, Eunice. Hello din kay Paul Kenler Vergara mula sa Carino National High School. Ayan, so may nakikita na ako mga sagot kay Jude Michael Jansaline, biofuel. Si Andre Dupan, biofuel. Phoebe May Pascua, biofuel. Ang tamang sagot para sa ating item number one ay, very good, it's biofuel. Ayan, so hintayin natin ang sagot mula kay Tutor Ranger sa may pinakamabilis natin. Ayan, so sabi ni Tutor Ranger, ang pinakamabilis ay si Jude Michael Jansaline. Yeah, thank you po, Tutor Ranger, and congratulations, Jude Michael. No, ang bilis na naman sumagot ni Jude Michael. And last item natin, item number 2 para sa jumbled letters. Ayan, so meron tayong picture dyan, no? No, hindi ko alam kung ano ba yan. So, ang ating clue ng mga letters ay M-A-E-E-S. So, ano bang source ng energy yan? Basahin natin ang mga sagot. Sabi ni Andre Dupan, number 2, steam. Ayan, so may sumasagot pa rin ng ating biofuel. Sabi ni Rainiel Manabat de Vera, steam din. Si Anessa Reyes, steam. Abby May Panganiban, steam. Alayka Quiñones Navarro, steam. Phoebe May Pasco, steam. Ang tamang sagot sa ating question, item number 2 sa What's In I, very good, steam. Okay, so congratulations sa may mga pinakamabibili. Sumasagot din si Sir Ram. Hello po ulit, Sir Ram. Ayan. So sabi ni Sir Rainier, si Sir Rainier, ayan. So sumagot na si Tutor Rainier, si Andre Dupan, ang pinakamabilis para sa ating item number 2. So congratulations! Bawi tayo maya-maya sa ating susunod na segment. Meron pa tayong dalawang part na sasagot din tayo. Thank you po, Tutor Rainier! Ayan, nasa box si Tutor Rainier. So comment nyo naman ang inyong score sa pinagsamang pretest at ating jumbled letters, no? So para ma-shoutout natin kung kayo ba ay nakuha ng 5 over 5. Ayan. Sabi ni Ma'am Francis, good job learners daw. Ayan. So thank you po, Ma'am Francis, at sa mga teachers po natin na nakasubaybay sa ating session ngayong hapon. Sabi ni Sir Ram, ilaban, tabla lahat. Struggle is real sa internet. So laban lang ng laban. Jude, Jade Laika Cruz, nakakuha siya ng 5 over 5. Very good. Hello kay Ernie Rose Salazar Kapili, watching from Masagitsit, Banalo National High School. Hello sa'yo, Ernie. Ayan. So, ang dami pang naigit ng score. 5 over 5 si Rainiel Manabat de Vera. 5 over 5 si John Andre Gonzalez. Si Julia Salvador Lucas, 5 over 5. So, congratulations. Bawi tayo sa ating mga sessions. Part pa ng session natin ngayong hapon. So, quick recall lang tayo ng mga pinag-usapan regarding sa mirrors and lenses. Unang pinag-usapan, no, a mirror which provides wider view field making distant object appear smaller is a convex mirror. While if you want to increase the beam that a certain source of light is radiating, you must enclose it in a concave mirror. So, alam naman natin na kapag concave, di ba yun yung paloob, yung convex naman yung palabas. So, ilan din sa mga napag-usapan natin yung mga lenses. We have lenses that come in either convex lens. This is also known as converging lens kasi nga pinagkasama niya yung lights na nakukuha or yung bahagi ng object na pwede niyang ma-illustrate as an image. And concave lens naman, which is also called diverging lens. These lenses are also useful to man, like how a mirror is. To see minute or tiny microorganisms, scientists use microscope which has convex lenses. So, isa yan sa mga halimbawa ng practical application ng paggamit ng lenses katulad ng microscope. At yung iba pa nating pinag-usapan katulad ng DSLR camera, di ba? At ang ating human eye, which is one of the example of a perfect lens. Okay, so let's discuss now our first discussion this week para sa generator, di ba? Alam naman natin, pag nagkakaroon ng power interruption, ang una nating tinatanong, no, napakahalaga na meron tayong kuryente na hindi tayo nawawalan yan kahit papano, no, para at least makakapalo tayo ng TV, makakapag-charge tayo ng ating phone, di ba, sa ating mga sessions. Ayan. So, kapag nagkakaroon ng power interruption, ang una natin iniisip, di ba, no, meron ba tayong generator? Kaya ba nating magkaroon ng generator? Or paano na po provide ng ilang mga may kailangan na hindi dapat nawawalan ng electricity, no, yung makapag magkaroon pa rin sila ng
flow ng ganitong klase ng electricity. So gumagamit ang iba ng tinatawag natin na generator. So yan yung magiging focus natin this week for our discussion. So ano ba ang generator, Tutor Icha? A generator converts mechanical energy to electrical energy. It produces an electric current when a coil of wire is wrapped around an iron core and rotated near a magnet. Actually, isa to sa mga, di ba no, application talaga ng discussion na ginawa ni Hans Christian Ørsted noong 1819 at saka ni Michael Faraday at saka ng iba pang mga scientists and physicists na nag-aral kung paano magkaroon talaga ng maayos na relationship ang electricity at magnetism. So ang generator is one of that application at naging pinaka-innovation na nagawa because of those studies during the 19th and 20th century. So nagkaroon tayo ng generator kasi nga kailangan nating makapag-generate ng electricity. Okay. So how does a generator work? So an electric generator is a device that converts mechanical energy obtained from an external source into electrical energy as the output. The basic concept on how we can actually associate a generator is through this graphical illustration that mechanical energy converts into electrical energy. Okay, so nagko-convert siya para magkaroon at makapag-generate tayo ng electricity. Kaya nga siya tinawag na generator. Okay. So, the basic principles of electromagnetic induction is primarily attributed to none other than Michael Faraday. Okay, so isa siya sa mga, di ba yung iron coil na pinag-aralan ni Michael Faraday para magkaroon ng unang principle ng pag-aaral ng ating electromagnetic induction. So, yun yung unang tanong kanina sa ating session. It was Michael Faraday actually no, na nagpasimula ng pag-generate ng electricity to through what we call electromagnetic induction. So, at its most basic, an electric generator is nothing more than an electromagnet, which is a moving wire near a magnet to direct the flow of electricity. Remember yung experiment sa classroom observation ni Hans Christian Ørsted, no, na isang Danish physicist na nagkaroon ng pag-fluctuate or ano man tawag doon, ano yung needle nung compass na ginagamit niya para ma-identify niya yung relationship between electricity and magnetism na ginamit natin sa part ng pag-generate ng electricity by converting mechanical energy into electrical energy. Kaya tayo nagkaroon ng mga electrical generator. Yun lang yung pinaka-simple explanation that yan, okay? So, it's an electromagnet which is a moving wire near a magnet to direct the flow of electricity. That's creating what we call a direct current, okay? So, it is more important to understand that a generator does not actually create electrical energy. Yun yung kailangan nating maintindihan na wala talagang actually na-create, but na-generate lang. Okay? Instead, it uses the mechanical energy supplied to it to force the movement of electric charges present in the wire of its windings through an external electric circuit. Kaya nga siya nag-generate ng electricity. So this flow of electric charges constitutes the output electric current supplied by the generator. So mapapansin natin na mamaya makikita ninyo at ipaprovide ni Tutor Ichan ano pa yung mga halimbawa ng electric ano ba tawag ito, mga electric generator examples kung saan natin sila po pwedeng magamit at kung paano rin sila na-generate. Okay, so kung meron po tayong mga teachers na nanonood ngayong hapon, no, so comment naman po kayo at kung saan po kayo nagtuturo para ma-shoutout namin kayo, no, ni Tutor Ichan at ni Tutor Rainier ngayong hapon. At least, no, ma-identify po natin kayo at papasalamatan po namin kayo ngayong hapon. So, ayan, may mga nanonood tayo sa Doña Magdalena Gafood, mga sudyante to ni Sir Ram. Ayan, hello kay Sheena Padilla. Ayan, so nanonood sa atin ngayong hapon. So, tuloy natin ang ating discussion. So, paano ba ginagamit yung generator? No? How water, wind, and steam make electricity through a generator? So, sa pamamagitan ng hydropower plant na gumagamit, syempre, ng water, no? At yung hydropower plant na yon ay kaya nga siya tinawag na hydro means, di ba, it's water. So, kailangan gumamit siya ng water. Sa pamamagitan ng water, yung power plant na yan at gamit yung part ng turbine ay nakakapag-generate tayo ng electricity. So, yun yung mga basic lang talaga or simple part ng pag-aaral ng isang generator. If you want hydropower plant to work and to generate electricity, you need water and a turbine.
dun sa ating pinaka hydropower plant. Okay? So, pangalawa, yung ating namang wind. Okay? So, kung gusto natin ng wind, ng electricity na mag-generate coming from wind, so kailangan natin ng windmill, no? Sikat tayo dyan sa Pilipinas, sa North Luzon, extreme North Luzon natin, meron tayong Ilocos Norte and Ilocos Sur, no? Yung Bangi, nung nakapunta ako dyan noong 2016, so ang lalaki ng mga windmills talaga dyan, and syempre dahil malakas ang hangin sa part na yan, no, kasi dagat, that's West Philippine Sea, mas madali ka makapag-generate ng electricity. So it's like a working turbine yung ating windmill, kaya siya nakapag-generate ng electricity. This is one of the basic, no? Meron gusto sana ipakita si Tutor Ichan, pero isi-share ko na lang sa ating page yung ibang mga page na po pwede ninyong mapuntahan, no, website, para makita ninyo yung mga pinaka illustration talaga on how this windmill, no, hydropower plant, steam power plant, kung paano talaga sila gumagana or yung geothermal power plant na tinatawag natin. Syempre meron din tayong ayan, sa fossil fuel na gumagamit din ng turbine for them to generate an electricity. So isa rin yan sa mga halimbawa ng pagkakaroon ng ating tinatawag na pag-generate ng electricity. So shoutout muna ako ulit kay ayan, kay Philip Ray Mancera, nanonood siya sa atin mula sa Quirino National High School. Hello ulit kay Ma'am Mela de la Cruz at kay Ma'am Francis, na ating mga teacher na nanonood. Ayan, sabi ni Tutor Rainier, Northwind Bangi Project. Correct, ayan. Thank you so much, Tutor Rainier. No? Napakaganda talaga yan pag nakita niyo. Bukod sa parang attraction talaga siya sa part na yan ng Ilocos region, napakaganda kasi talagang makikita mo kung paano na ginagamit yung ganyang klase ng innovation para magkaroon din tayo ng renewable sources ng ating electricity. Ayan. So, hello din kay Ma'am Donna Jill Carriazo. Sabi niya, field trip here at our Magat Dam. Ayan, sabi niya, isa sa pinakamalaking hydroelectric power plant sa Asia. Ayan, thank you so much, Ma'am Donna Jill. O, diba, meron rin tayong virtual field trip na ginagawa para sa ating mga yan. So, bisitahin natin yung mga ganyang klase ng dam, no, or maaral natin at malaman din natin. Thank you po, Ma'am Donna Jill, at sa iba pa nating mga teachers. Ayan, hello kay Grace Alcon mula sa Monico Pararama National High School. Wow, bago sa akin tong pangalan ng school na to. Ayan, so banggitin mo naman, Grace, kung saan division yan at saan region para naman ma-shout out natin sa ating school. Ayan. Hello rin kay Audrey Elarde Macaranas mula sa Quirino National High School, Quirino, Isabela. Hello ulit kay Jude Michael Jansalinas, taga-subaybay talaga natin mula sa Batangas. So yun yung mga halimbawa, no, ng water, wind, no. So tignan natin kung meron pa tayong ibang part na kailangan maaral. So what are the main components ng ating DC generator? When we say DC, no, it's a direct current. So pag sinabi natin direct current, one way lang yung path ng ating electricity. So DC generator is an electrical machine which converts mechanical energy into direct current electricity. So meron siyang mga main component, particularly yung tatlo sa taas, stator or yung stator, rotor, and commutator. Yan yung pinakatatlong basic. Then you add brushes and shaft. May mga, yung ibibigay ko sa inyo na mga link later on, no? Kahit na sa, ano na lang, sa pag-post ko mamaya, abangan ninyo sa ating ADEP and Ituloy group, no? Magpo-post ako doon ng iba pang mga, po pwede ninyo page na pagkakitaan para makita ninyo yung pinaka mga, ano, shockwave flash illustration ng ating mga generator. Ayan. So, parang tayo kumusumo ng medyo napakahabang oras. So, ito yung mga parts, no, or components ng ating direct current generator. So the main function of the stator or stator is to provide magnetic fields where the coil spins. Okay, so yun yung part na makikita natin sa may itaas na part ng ating generator na parang siyang nag-spin. Okay, then you have the rotor. The main function of the rotor is to decrease the loss caused due to eddy current. Okay, so yun yung nakikita naman natin sa loob ng ating stator or stator, no, yung ating rotor. Then you have the commutator, works like a rectifier that changes our alternating current voltage to direct current voltage within the armature winding or winding. Okay, so yun yung pinaka part ng ating dito na nagkakaroon ng conversion, okay, sa commutator ng from AC, which is alternating current, to DC or direct current. Okay, so yun yung makikita nyo naman na part doon sa ating generator. Then you have brushes,
no, yung the commutator spins while the brushes remain stationary, transferring current from the commutator. And the last one is the shaft, which transfers mechanical energy to the generator and turns the coil through the magnetic field. So mapapansin ulit natin na yung pinagsamang idea ng pag-aaral ni Michael Faraday at ni Hans Christian Ørsted ay nagamit sa iba't ibang composition, no, ng paggamit ng DC generator. Nag-convert ka ng alternating current into a direct current sa ating pinaka-generator. So what's the difference between yung dalawa ba na alternating current generator at ang ating DC or direct current generator? Ang ating alternating current generator produces AC electrical power, while DC generator produces DC electrical power. So yung current niya reverses periodically kasi nga nag-alternate siya. So ang flow naman ng electricity sa DC generator ay isa lang, okay? One direction lang siya. Kumbaga, sa AC kasi, nagkakaroon siya na tinatawag na reversal, no? That periodically, nagkakaroon siya ng reversal. So it takes time para makapag-generate siya talaga ng electricity. Then, you have the slip rings that are used in an AC generator. So they have high efficiency rate. So yung split rings naman are used, they wear out quickly naman sa ating DC generator. So ang AC generator used for small domestic applications, while DC generator is used to large motors. So doon natin mapapansin na pwede natin magamit sa mas maliliit na bagay, no? O yung gamit sa bahay natin yung ating mga AC generator. While yung DC generator natin ay pwede naman natin magamit sa mga mas malalaking motors. Okay? So what are the top uses of generator ba? No? Sa atin sa bahay, pwedeng backup power lang yan sa ating bahay. Usually, kapag ang bahay natin ay merong generator, no, medyo parang yayamanin din siya for each other. Pero pwede niyang isupply yung mga basic lang natin na kailangan, like yung electric fan, di ba? And yung lighting natin, yung ilaw natin sa bahay, no? Pero kung ikaw merong mga aircon sa bahay, huwag ka nang umasa na kayang masupply ng mas malakas na output ng iyong air conditioning, no, yung generator na ginagamit mo. So, natatandaan ko may mga schools, no, yung private school ko dati, meron kaming generator. So, once na magkaroon ng power interruption, bubukas yung ilang mga ilaw. So, medyo dim lang siya kasi hindi, sobrang laki ng school. So, kung mas malaki yung school, hindi niya kayang isupply ng totally maliwanagan lahat yung ilaw. At, syempre, hanggang electric fan lang. So, yung mga aircon, naka-off lahat yan. Kasi nga, para hindi rin gano'n na ma-wear out agad ang ating generator. Yan, sa mga businesses naman, no, standby power for businesses. Para at least meron silang magamit once na magkaroon ng power interruption. And hindi rin gano'n katindi na maapektuhan yung kanilang day-to-day activities sa mga businesses. Then, meron pa tayong gamit dyan, no, temporary power in a construction site. So kung napakahalaga na may mga ginagawa construction. So, dapat may generator. For example, nawala ng kuryente sa mga nangyari sa Northern Mindanao and Central Visayas, di ba, region, na naapektuhan sila ng bagyong Odette. Di ba, yung mga construction ng pagtatayo ulit ng mga poste at saka iba pang mga part ng ating mga daan. No? Gumamit sila ng mga temporary power gamit ang ating mga generator. And syempre, permanent power to a farm. Para kung sakali, di ba, mahirap makapasok yung ilang mga electricity, no? Tanda ko, may ibang mga parts pa ng probinsya na hindi ganoong napapasok pa ng linya ng electricity, di ba? Gumagamit yung iba sa kanila ng mga tinatawag natin na generator. So, iba naman, so helping main source of electricity to supply the total power required. So yung iba gumagamit na talaga ng pinaka-generate, nag-generate na sila. So yung ibang power plants tumutulong para makapag-provide sa atin ng electricity. Yung ibang mga top concerts, events, and exhibitions, though minimal at hindi ganun kahalaga, yung pupwede natin makapagpasupply sa kanila. Ginagamit pa rin yan sa mga ganyang klaseng event para at least no, maano pa rin siya, makapagsupply pa rin siya ng electricity. Shout out kay Zaylin Clemente, shout out muna ako mula sa Santa Lucia National High School, isa sa ating mga sharer ngayong hapon. So yan ako makita ng sharer. Share niyo naman ang ating session, di ba? Para mas maraming makapanood at makakuha. Ayan. Thank you po, Ma'am Melo. Sabi niya ganun,
active learning daw mga anak ayan sa kanilang mga estudyante mula sa Pulong Buhangin National High School sa SDO Bulacan. And thank you po ma'am for sharing our session. Ayan. So, diretso na tayo, no? Sa saan pa? Yung mga caravans at saka mga camping sa remote locations, outdoor catering facilities sa ibang bansa, sikat na sikat yan. Sa atin, di ba, may mga nagka-camping. Tingin ko yung ibang mga Boy Scout and Girl Scout dyan. Di ba nga, pag nagka-camping kayo sa bundok or malapit sa lake or kung saan mga remote areas yan, yung iba sa inyo nagdadala ng generator, di ba? Yung yaman din ang mga school, di ba? Generator. Para at least, yung mga basic nga na kailangan sa mga camping or caravans ay maiprovide pa din. Katulad ng lighting nga, yan yung pailaw, tsaka yung iba pang mga kung ano pang kailangan kung gumamit man kayo ng ano pa ba? Basta nagre-require ng electricity sa inyong mga events. Okay. So punta tayo sa ating what I have learned. Ang direction natin, standby tayo ulit, learners. Choose the best answer from the choices in the parentheses. Write your answer on a separate sheet of paper. Again, type niyo yung number ng ating ng ating item and then ilagay niyo ang inyong sagot in capital letter para makita ni Tutor Daniel at maabangan. So I hope marami kayo natutunan sa basic parts sa pag-aaral ng simple generator. So bibigyan na lang kayo ni Tutor Richard ng iba pang mga resources para mas lalo niyong mapalalim ang inyong kaalaman sa pag-aaral ng simple electric generator. Okay, unang tanong. So, unang statement. A generator is a machine which converts mechanical energy into blank energy. Is it chemical or electrical? Ayan. So tignan natin ang mga sagot ng ating mga learners sa ating unang statement. Okay, so nakaabang sa atin si Tutor Rainier. Sabi ni Philip Ray Almancera, ang bilis na naman, electrical. Okay, number one, electrical. Rayel Manapat de Vera, electrical. Andre Dupan, electrical. Angel Rose, electrical. So, napakabibilis. Puro sila electrical, nakakatuwa. Dahil ang tamang sagot sa ating item number one ay electrical. Ayan. So, congratulations sa ating mga mabibilis na learners. Hintayin natin ang galing kay Tutor Rainier. At sabi ni Tutor Rainier, ang pinakamabilis ay si Philip Ray Mancera. Very good, Philip Ray. Next, question ng item number two. So, ang ating statement number two, generator blank, is it uses or produces electricity, hence the glowing of the LED lights when rotation takes place. Ayan. So, ano ang sagot natin dyan sa ating item number two? Sabi ni Philip Ray L. Mancera ulit, produces. Si Jude Michael Jansalin, produces. Serene Irie Crisologo, produces. Carol Say Pangan, produces. Okay, so ang dami ko nakikita, sabi nila, produces. Phoebe May Pasco, produces. Andre Dupan, produces din. Precious Faith Manganib, produces. So, ang tamang sagot ay, very good, produces. It produces electricity, hence, the glowing of the red lights when rotation takes place. Okay, so, ang pinakamabilis ulit, sabi ni Tutor Rainier, si Rainier, at si Philip Ray Mancera. Ayan. Thank you po, Tutor Rainier. Last item para sa ating what I have learned bago tayo pumunta sa ating assessment. On a large scale power station, like the hydroelectric power plant, like no, San Roque Dam, or yung binanggit ng ating tutor, ng ating teacher, si Ma'am Donna Jill Carriazo, no, ang ating Magat Dam, no? A blank is used to provide the rotation. So, ano ba yung nagpo-provide sa kanya na makapag-rotate? Is it propeller or turbine? Ayan. Sabi ni Sayan Antoinette Cortez, turbine. Jude Michael Jensalin, turbine. Philip Ray L. Mancera, turbine. Anessa Reyes, Angel Rose Dacilio, Joanna Iris Bibat, Stephanie Gambau. Lahat na sila, ang sagot nila ay turbine. Okay, so ang sagot sa ating number 3 ay very good. It's turbine. Okay, so ang may pinakamabilis na pagsagot ay si Sayan Antoinette Cortez. Ayan. Thank you po, Tutor Rainier. So I hope may nakuha kayo sa ating what I have learned part. At kita naman yun at very evident talaga sa ating session, no? Na nakikita ko na meron kayong nilalagay dyan ng mga sagot ninyo. Ayan. Na tama. Okay? Punta na tayo sa ating assessment. Ayan. So patapos na tayo. Ang direction ulit natin. Read each question carefully. Choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers or comment it down. So again, letter and yung number and letter ng ating tamang sagot. So maraming salamat sa ating mga learners na sumasagot. Sabi ni Ma'am Melo de la Cruz, very good daw kayo learners. Okay, question number one para sa ating assessment.
What are the three basic parts of an electric generator? Binagit rin siya for each and kanina. Okay. A. Stator, rotor, and commutator. B. Armature, brushes, and battery. C. Commutator, stator, and motor shaft. Or letter D. Battery, armature, and DC power supply. Ayan. So, may mga nakita na akong score. 3 over 3. Si Carol Seipangan, Rujiber, Lance Adriano. Okay, ang dami nilang mga pangalan dyan. So, tignan natin. Sabi ni Phoebe May Pasco, letter A. Si Philip Ray Elmancera, letter A. Rebecca de la Cruz, letter B. Jade Laika S. Cruz, letter C. Sabi ni Sir Ram, salamat mga anak sa participation ninyo sa talakayan. Ayan. Thank you po, Sir Ram. Ayan. At syempre sa pagbibigay natin sa ating mga sudyante. Ayan, ang may pinakamabilis daw sabi ni Tutor Rainier ay si Harry Ira at ang tamang sagot natin ay letter A. Stator, rotor, and commutator. Okay, thank you so much, Tutor Rainier. Ang may pinakamabilis, mabilis ulit ay si Harry Ira. Okay. Question number 2, assessment. Which is not a distinctive attribute of an electrical generator? Ayan, so not ha, ang ating tanong ay not. A, it provides electricity. B, it is based upon the electromagnetic induction theory. C, electric generator turns electric power into mechanical energy. Or letter D, electric generator turns mechanical energy into electrical energy. Ayan. So, tignan natin ang ating may mga pinakamabibilis na pagsagot ng mga bata. Ayan, sabi ni Andre Dupan, letter B. Si Cyan Antoinette Cortez, letter C. Philip Ray Elmancera, letter C. Stephanie Yambao, letter C. Ang dami ko nakikita ang sagot, letter C and letter B. Ayan, Tutor Itchad. Ano ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C. So, electric generator turns electric power into mechanical. Ito yung kabaliktaran, okay? Kasi ang tamang sagot, di ba, no, ay yung A, B, and D, no, na ating, pwede natin i-relate sa electrical generator. It provides electricity, it is based on electromagnetic induction, and it converts mechanical energy into electric energy. Ang may pinakamabilis ay si Cyan Antoinette Cortez, sabi ni Tutor Rainier. Last question para sa ating assessment, okay, bawe-bawe, sabi ni Tutor Marky, good job learners, Lucians, na, nalista ko na, ayan, nalista na raw ni Tutor Marky. Thank you so much, Tutor Marky. What do you name a huge wheel which is associated with generators that rotates when driven by water, wind, or steam? A. Motor. B. Pipe. C. Magnet. Or letter D. Turbine. Ayan. So, napakapabigay ng tanong ni Tutor Itchada. So, tignan natin ang ating may pinakamabibilis na sagot ulit mula sa ating mga learners. Ayan. Mukhang nakaabang silang lahat. So, abang din ako. Carol Seipangan, letter D. Anessa Reyes, letter D. Hello sa inyo. Philip Ray Mancera, letter D. Phoebe May Pasqua, letter D. Zoe Clemente, letter D. John Darrell Mendoza, letter D. Ang tamang sagot ay very good, letter D. Nakakatuwa. Ang dami na tutunan ng ating mga learners. Ayan. Ang may pinakamabilis na pagsagot ay si Carol Seipangan. Thank you po, Tutor Rainier at Jerry Katapos ng ating assessment. You can now share your scores. No, kung pinagsama ninyo ang score ninyo kanina sa ating What I Have Learned at sa ating assessment, i-comment nyo naman kung kayo ay nakuha ng 6 over 6 or 3 over 3 kung sa assessment lang. So, very good. Good job sa inyong lahat, no, na sumagot. Kayo ay totoong mga achievers. Sabi ni Mark Edward, si Tutor Mil, no, 3 over 3 daw. Maraming salamat, Tutor Ichat and Tutor Rainier. Napaka-usay. Joari Lisbiba, congratulations. 3 over 3. Rodrigo Fermin Velasco, 3 over 3. Rainier Malabat de Vera, 3 over 3. Stephanie Gail Valdez, 3 over 3. Si Philip Ray Elmancera, 6 over 6. So, pinagsama niya yung kanyang assessment at What I Have Learned. And congratulations for the rest of our online learners na sumagot sa ating mga segments ngayong hapon. At maraming salamat po ulit sa ating mga teachers na nanood at sumuporta sa ating session. Share niyo naman ang inyong reflections sa pamamagitan ng ating official hashtag. Hashtag Itulay Mahusay. At yung makikita niyo sa ating banner marking sa ibaba, no, na hashtag Itulay Level Up para naman makita namin ni Tutor Rainier ang inyong mga reflections at natutunan sa ating session ngayong hapon. Maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta sa ating maghapon na Lunes, no, na Junior High School Science Tutors mula sa Grade 7, Tutor Rogar and Tutor Jen, Tutor Z and Tutor Marty sa Grade 8,
si Tutor Kevin ang aming program head at si Tutor Van Dong mula sa grade 9 at syempre ang tambayan namin ni Tutor Rainier at ang inyong Tutor Ichan sa ating Science 10. Abangan niyo po kami lagi sa lahat ng social media platforms ng ating Department of Education, whether sa Facebook man yan or sa YouTube. Gracias, merci, grazie, salamat po. Thank you po sa inyong lahat mula po sa puso namin ni Tutor Rainier sa pagsuporta ngayong week 7 ng ating session. Ako po ulit si Tutor Ichan mula sa SDO Malabon City kasama sa backstage Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City for comments and suggestions. I-email niyo po kami sa edtech@dep.gov.ph para naman malaman namin ang inyong mga opinion, suggestion, reaction sa ating ginanap or ginawang session ngayong hapon. Up next, syempre, ang aming program head si Tutor Kevin mula sa SDO Calamba City kasama si Tutor Edson mula sa SDO Mabalacat City talking about safety and first aid para sa ating senior high school science sessions. Thank you so much at kita-kita tayo next time no sa ating mga susunod pang session week 8 next week. Paalam! Thank you.